Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Narito tayo ngayon dito sa aking breeding yard, dito sa tabi lang ng aming bahay. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang update sa yung ating inahin na nabasaga ng itlog. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang katunayan na gumaling po talaga siya at ito na siya ngayon. Narito, papasok tayo sa kanyang breeding pin. So, ito po mga kasabong, yung inahin natin na nabasaga ng itlog. Naglimlim na po siya. So, tingnan mo. Tingnan natin. May apat siya na itlog doon. Marami itong itlog. Sampu ang itlog nito. Ang iba, linuto ko na. So, ito na siya ngayon. Tingnan nyo. Ito ang dalawa lang talaga ang ganitong kulay ko na inahin. Ang isa picum, ito stripcum. Ang stripcum ang nabasaga ng itlog. So, ito na siya. Ngayon. Kaya epektibo, pat ito epektibo talaga yung ginawa nating procedure. So kung hindi natin alam ang ganung procedure, sa malamang ang inahing ito ay namatay na talaga kung hindi natin ito ginamot. So sa mga hindi pa nakakapanood ng video ko na about sa yung nabasaga ng inahin, kung paano ginawa ang procedure, panoorin nyo po para just in case mayroon kayong ganitong kaso na nabasaga ng itlog. So maisasalba natin ang ating inahin, lalong lalo na kung mahal po ang ating bili sa ating inahin. Imbawa mahalaga sa atin ang ating inahin na nabasaga ng itlog. Dahil minsan hindi talaga natin naiiwasan. So, ito ang patunay na parang wala lang nangyari sa kanya. Nangyari po ang yung nabasagan siya ng itlog mga yung June 28. At sinagawa natin ang procedure noon mga June 28 yun. So, ngayon mga 1 month, mga 1 month pa lang nang itlog na siya at naglimlim na. So, mga 8 araw na po ito naglilimlim mga kasabong. So hinayaan ko lang siya dito maglimlim para makapagpahinga. So hindi siya malaspag sa kapapangitlog. So kaya napatunayan talaga na effective ang procedure na ginawa natin. So 2 beses na po nangyari sa akin na nabasaga ng ang aking inahin ng itlog at the same procedure ang ginawa ko at gumaling talaga. So ngayon hinihintay ko lang itong siya maglimlim dito ng mga kahit 18 days lang at ilalabas na natin siya dito. Wala naman po itong similya dahil hindi naman po ako nagbreed. So ang itlog na to ay wala pong sisiyo sa loob yan. So ang purpose lang, pinapahinga lang natin ang ating inahin para naman hindi sila madaling malaspag pag itlog lang sila ng itlog at hindi natin pinapalimlim. So magiging madali silang malaspag at mauubusan agad sila ng mga yung kanilang itlog. At mas matagal natin magagamit ang ating inahin kapag pinapalimlim natin dahil nakapagpapahinga. Ilalagay ko lang po ang link sa description below para sa mga hindi pa nakapanood ng episode na yun sa YouTube channel ko. So hanggang dito lang muna tayo mga kasabong. Sa mga bagong na
ligaw dito sa aking YouTube channel. Paki-subscribe na rin at paki-like at paki-share ng aking mga video para naman lumago ang ating YouTube channel. At maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa akin. Hanggang dito na lang po tayo, mga kasabong. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Ako'y pansamantalang magpapaalam na naman sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At mabuhay po kayong lahat. At happy weekend.